And now, may we call on our elder mentor, I think our Pastor Ernie. Pastor Ernie, welcome to our final remarks. Salamat po panagpakan sa Panginoon. Amen. Lord, ito tayo. Hallelujah. Napakasarap po. Napakasarap ang presensya ng Diyos. Kung hindi lang po tayo kailangan pa rin sa lupa, napakasarap na po sa langit. Amen? Sino ba yung umasa na sa kanya? Kung tayo po rin ang sa langit. Yung pamangal po ng Diyos, nabukin naman ang lahat po yun ay inilaan para noon sa tumanggap at lumakad sa kanyang larangan. Ang panako po ng Diyos ay totoo. Napaka-buti po niya dahil sa isang prito naging sabat po siya sa dalawang taon. Although po na nakakaraan po ng hardship, mga persecution at trial. Ang salita po ng Diyos ay totoo. Lagi po natin kasama siya. Nagingsan din na po natin ang unawaan ang ating sabihin, pero that is more important na dyan ay ating pinagulitin. At patuloy po siya. At siya po yung nanako sa atin. Nakatulad po ng inestrasyon kanina sa mensahe na isang ama na nagpumangakay ng kanyang anak. Na ang anak ang hindi yung bakawa ko din yung ama ang bakawa. Yung pagtitiwala ko sa Diyos ay napakahalaga. Dahil po siya ay Diyos ng katotohanan. Siya po yung Diyos na nangako sa atin. At yung pangako po niya ay matutupan. Hindi po siya isang kaibigan, magulang, o mga relasyon natin na nagsasalita na minsan ay mga kabiguan. Pero sa Diyos po, kung nagtiwala mo tayo 100% po ito. Gaganapin po niya ang kalooban niya sa atin. Bakit po tayo narito? Kapagat sa pagpapatunay, na sa ating paglakad sa Panginoon, naririyan siya. Naririyan siya araw-araw sa atin. Yan lang po ang kailangan natin ang magtiwala po kaya ng paragaya. Dahil tayo lang ang mga makagalaw ng puso ng Panginoon ay ang paragaya. Na siya po ay titilos doon sa ating kasinahan. Doon sa ating kasubuhan, na akala natin wala ng solusyon, pero ang gagawin yan. Katulad po ng pag-presentation na yung nagkasubuhan nila, napakaganda pa yung pinakahuli na may prejudice dahil kung sa ka naroon mo siya, nakakalo tayo sa oras ng pagkakayaan. Naliliyan siya na may kakayanan tayo. Kung tayo may personal na relasyon sa Kanya, hindi po tayo makakaroon ng mga dawa sa buhay. Kundi alam po natin ang Kanya na ating pupuntahan. Hindi na tulad na wala tayong relasyon sa Panginoon. Hindi natin alam ang buhay, ang ating panalangin na wala tayong kakilangan. Pero sa Kanya po, lahat tayo ng kakilangan at wala nang posible sa Kanya. Kaya po tayo nga nalito mo dahil ang Diyos gusto yung pabala sa kanyang kapangyari na nakaranasan namin siya na yung ating mga nakikita na ating mga pisikal ay siya po yung may magdalaw at ipakang ating mga buhay. At napang-ang isang tao pag wala kayong Diyos wala pong halaga kanyang buhay. Kailangan po si Kristo na ating buhay. Siya po yung kaganapan. Siya po yung solusyon. Siya po yung solusyon doon sa ating puso na may mga pagkukulang. Hindi po yun mabibigyan ang solusyon ng mga bagay din sa mundo, mga kapit na labanay. Kung wala po ang Panginoon, kulang po ang buhay natin.
Pinahanap po natin yung kamularan, matatagpuan lang po sa ating Panginoon. At siya po yung naganapan, at siya po yung natako sa kanyang salita. Na buhay, naganap, at kasalanan. Yung po ang gusto ng Panginoon, ang sinisarahan po, ang inaalok niya, ang grasya po ng kaligtasan. Dahil ilakas, before the foundation of the earth, doon po yun, at yung po inaalok sa mundo na hanggang ngayon. Kung titignan po natin ang perspective po ng Christian, nangangalokot minsan. So, tayo po ito ngayon na tinawag ng Diyos ay tayo po yung titilo sa kanyang iliwan na ministeryo ng Panginoon Jesus. Tayo po yung papatuloy. Kaya na po ang Panginoon inintay sa bawat sa atin na gawin natin ang pinagagawa ng Diyos sa bawat buhay natin. Huwag natin pong sayangin ang pagkakataon ito. At maraming pong salamat sa inyong lahat, sa mga kapatid na narito, sa visitors po, hindi po ang pastor natin na bisita. Dahil po, itong pinagawa po natin, ito po yung kalooban ng Panginoon. Hindi po kayo mananatili na itong oras, may hindi po kayo kung wala yung kapagalingan ng Diyos. Siya po yung may control ng lahat ng bagay. Nagaranan po natin, kung tayo po yung Kristiyano, lahat po yung nanadalanan sa ating buhay, mga negatiba niya may purpose po ang Panginoon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Huwag po tayo tumilito sa mga sitwasyon. Tingnan po natin ang ating Panginoon Jesus. Sinabi po niya sa kanyang salita, na look unto Jesus, the author and creator of all. At siya lang po ang katubunan ng lahat ng bagay. Siya po ang kasapatan sa ating buhay. Amen? So, parang makam po natin ang Panginoon. Before po sa ating closing prayer, sumunan na natin yung pagkakasor. At ibigay po kami ng certificate of appreciation para sa ating guest speaker. So this, in appreciation for your untiring dedication, sacrifice and faithfulness to the ministry of the Lord Jesus Christ in steadfastly and faithfully serving in the preaching of the word. As a guest speaker at our second year anniversary celebration, we therefore, with sincere gratitude, present to you the certificate of appreciation for your service. On the 30th anniversary of the year of our Lord Jesus Christ, 2015, the certificate of our national pastor, Joel Villarreal. Malakas pong palampakan sa Panginoon. Hallelujah! Thank you Lord for your faithfulness, Panginoon, sa dapat. Dahil wala pong word na may describe, kundi yung pasalamat lamang po. Yung po ang malandang pagbigyan na nagmumula sa aming mga mahal, Panginoon, na maaaring mong ibibigay sa iyo, Panginoon, ang pasasalamat. Amen? So, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Dakilang Diyos, kung manan na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong katapatan sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat sa pagkabayang patnubay mo, Panginoon, sa buong isang taon. At nandito kami, dakilang Diyos, nakarating dahil po sa pagkabayang at nabay mo, Panginoon. Lord, pasalamat po kayo namin sa aming mga persecution na trial and crisis, Panginoon. Ang katapatan mo na siyan, kung kaya, Panginoon, sa oras na ito, nakarating kami sa aming versayo nito dahil sa pag-iingat mo na kilang Diyos. At maraming pong salamat, Panginoon, sa mga pagpapala namin pong natanong sa mong isang taon. Mga pagpapala, Panginoon, spiritual
Hindi sa lahat ng Panginoon. Dahil ang nais mo na kailang Diyos ang pagpalagi sa iyong mga anak. Isa po yun sa iyong kalooban, Panginoon. Nawala ang anak niyo, Panginoon, na natin sila. Pagkakaroon tayo po ang may-ari ng lahat ng bagay, Panginoon. At sa iyo, Panginoon, you are the source of everything. Bakit ang aming buhay ay tayo po ang niyakta at kailang Diyos. At salamat, Panginoon, sa patuloy ng pagkilos sa bawat isa, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa design ng bawat puso natin. Na kami, Panginoon, ay sumunod sa iyong kalooban dahil yun po ang nasa mo, God. At patuloy mo, Panginoon, pagpalain at darating, Panginoon, na tao nito, sa third anniversary niyo, Panginoon, na kami po ay sama-sama muli, magpupuri sa iyo, Panginoon. Sa loob ng isang taon, marami po tayong nanawin sa bawat sa amin. Na kayo po yung Diyos sa tapat. At salamat, Panginoon, sa iyong patakilos sa bawat sa amin. Salamat sa mga kapatid ko, Panginoon, na ngayong puso, ay gumit sa iyong Panginoon ang kanilang mga buhay. At patuloy yung patakilos mo, Panginoon, sa bawat sa kanila. Panginoon, ang iyong pagsama, ang iyong kami mga trabaho, ang kalakasan, Panginoon, ang kapayapaan na binang Panginoon at kadalakan na patuloy mong pinagkakaloon sa bawat ng sa amin. Na kayo lang po, Panginoon, ang tanging makaranggawa ni Lord. At maging Panginoon sa aming mga witnesses, maging patuloy na iyo, Panginoon, ang kumikilang sila. Patuloy mo kami, Panginoon, pinagkakaw kung kami po rin na nalatak. Kung kami nalulungkot, patuloy mo kami, Panginoon, pinukumpuan na tayo. Ang mga kumurangan namin, Panginoon, patuloy mong pinupulungan. At ikaw ay lamang, Panginoon, ang tanong Diyos, ulit ang kaya niyang gumawa ng lahat ng lugar. Taway, Panginoon, Lord, patuloy na ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng kalawang karunungan ng isang pag-ibigisyon namin, Lord. Upang, Panginoon, ang lahat ng ito ay nagawa namin ayon lamang sa iyong kalooban. At maraming salamat sa iyong katapatan, sa iyong katilang pag-ibig na kilang Diyos. Pag-ibig na walang sukat, laging sariwa at laging bago. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkabay mo sa bawat isa na din sa aming kapamilya. Maging na kilang Diyos, sa mga salita na aming taglay, ay bisigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon ng pag-ibig sa akin. Panginoon, salamat sa pagbiyayang pinagkakalaw ko sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa hapong ito na. At tayo po ito at atalatin ko ng kamay. Hallelujah. Now to Him, who is still born to establish you by my covenant and the proclamation of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. He lived for long ages, but now he is a man known through the prophet's writing, by the command of the eternal God, who that all nations might believe in obedience, to the only wise God, be glory forever through Jesus Christ. Amen. God bless you all. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.